Hello guys, magandang gabi. Welcome back sa aking channel. Si Joel po ito, ang Design Technician. Guys, ngayon ang topic natin ngayon ito, yung paano raw dimmer switch. Ito siya guys. Ito yung dimmer switch. Ito siya yung front niya. Ito yung back. Tapos ito yung materials natin na gamitin. Line tester. At saka side cutter natin. Terminal block. At saka yung ilaw natin. Yung gagamitin natin at saka yung power supply. Bali guys, ito yung ano niya. Ito yung likod ng dimmer switch niya. Bali ito yung portion na to dito, ito yung terminal na to, ito yung common. Yung diyan yung manggagaling yung ano, mains natin, main supply natin. At saka ito yung naman yung isa, yung output nito. Ito na yung magko-control dun sa light bulb. Bali, ito yung ano lang yung power supply natin, ito lang siya. Disaksak na muna na siya sa para sa tutorial natin. Para sa tutorial natin guys, ito yung ano, power supply, disaksak lang muna siya. So, explain ko rin sa inyo kung ano siya. Itong dimmer switch natin siya, may maximum load siya na 2000 watts. Pero ang dito guys, pardon sa dimmer switch natin, although na 2000 watts siya, pero hindi natin siya maaaring gamitin yung 2000 watts na yun in maximum. So meron tayong power factor doon na 80%. So yun lang yung pwede natin gamitin doon sa 2000 watts natin. So ang i-times natin tong 2000 sa 80% power factor. So ang kalabasan niya lang ay 1600 watts lang. So yan yun lang yung allowable natin na pwedeng gamitin, 1600 watts. So sa bali sa 250 volt PEC yan, ito yung maximum load niya. Yun siya. Bali dito, ito na yung 80% power factor natin. So yung 20% allowance yan. So 80%, yun yung pwede natin gamitin lang. So sa 80% ng 2000 is 1600 watts lang guys. Ano siya? How to wire dimmer switch. Yan yung description niya guys. Yan siya. So ayun guys, naka-pre-wire na rin itong yung ano natin, itong dimmer switch natin. I-explain ko na lang din. So bali ito yung ilaw natin, ito yung load natin. Bali isa sa tutorial natin ito, isa lang siya gagamitin natin muna. Pero kung sa ano, pwede niyo gamitin siya. Kung sa actual na siya, pwede niyo gamitin sa doon within sa maximum load na yon na 1600 natin watts na ano. Na ilaw natin na capacity. So bali ito yung likod niya. Yan, yung may marka siya na common, yan yung incoming natin, main power supply natin. Tapos yung line 1, yun na yung output niya, papunta na sa ilaw doon. Bali, ito yung terminal block natin sa power supply natin. Itong kulay asol na to, ito yung neutral. Yung neutral, nakadirekta na siya doon sa may ilaw. Wala siya, nakadirekta na yun. Bali, yung ano na lang, itong isang line na lang natin, itong brown, yun yung pa yung munang galing siya sa main supply natin, papasok sa dimmer switch natin, lalabas siya sa line 1, tapos papasok na doon siya sa terminal block, papunta dito sa may ilaw natin. Yan yung kung paano siya na tumakbo yung wiring natin guys. So napakadali lang siya guys na siya gagawin, kahit hindi ka electrician. Pero hobby mo tong ganitong ano, mag-wiring, kaya mo siyang gawin. Pero paalala lang guys, kurente to, kailangan natin na safety first din. Kung baguhan ka dito sa ano na to, kailangan mong gumamit ng gloves at saka yung mga insulated na mga ito. Line tester, insulated siya. Ito, mayroon siyang insulation. Kumbaga, yung spouse nila na metal, konti lang. At saka yung line, side cutter natin. Bali siya. Yan, ano. Pero sa akin, araw-araw ko itong ginagawa.
So, kumbaga, ito na rin yung hanap buhay ko at trabaho. So, madali lang para sa akin. Yan lang siya, guys. Oh. Titingnan nyo. Yung kulay asul, dumiritso dito sa ilaw. At yung kulay brown, na galing sa ano natin, sa plug natin, pumasok siya dito sa dimmer, lumabas. At saka papunta na, pumasok siya dito sa may terminal block, lumabas dito siya sa ilaw. Yun lang siya, guys, kung paano siya i-wire yung dimmer switch. Madali siya. Ito, bali ano to siya, to 3x6 yan na size ng ano, dimmer switch na to. Pero yung iba naman, may single lang siya, 3x3. Ito siya. Malaki kasing capacity nito, kaya siya ano, 3x6. Pero yung mga 3x3, maliit lang yung capacity ng 1200 watts lang yun, yung ano nun, yung max capacity niya. So guys, samahan niyo ako to. I-apply natin yung power supply nito, guys. Saksak ko lang to. Paalala lang, guys, ha, kung mga baguhan kayo dito, kailangan talaga yung gumamit ano, precaution ano tawag nito, yung gloves. Kailangan niyo ng gloves dito, at saka ingat na huwag magkontakto doon sa isang ano, halimbawa may by accident na may ano nyo doon sa kabilang ano terminal din, baka mag spark. So ingat tayo, guys, kasi 222, hindi siya birong magkaroon ng arcing. Napakalakas ng arcing nun, guys, pag ano siya, pag na short mo tong dalawang terminal niya. Sandali lang, guys, ha, i-switch on ko lang tong power supply natin. Bali, ganyan lang siya. Yan yung harap na niya, guys. Bali, kung dun sa ano, sa kung na naka ano na to siya sa wall, naka-install na, na-conceal na yung pinaka-housing niya, ito na lang yung nasa labas niya. Ito yung surface plate niya. So yung ilaw natin, tapos yung gamit natin dito, tabi lang yan. So nakasaksak na yun, guys, yung ano natin, power supply natin. Ito, live na yan siya. Bali na, naka-standby na lang yung power supply natin dyan. So pag pinihit mo yun siya dito, ayan, pag narinig nyo itong click, nag-on na siya, guys. Mayroon na siyang ilaw doon, power supply, pero napaka-minimal lang yun na power supply. Hindi siya, wala siya. Hindi niya kayang i-glue yung ilaw niya, yung light bulb natin. Pero kung i-ano nyo, ipataas niya sa dito. Ayan, unti-unti niyang itataas, i-adjust. Ayan siya, guys, nag-glue na siya. Yung ano natin, light bulb natin. Ayan. Kunting kaalaman lang din, guys, kung sa ganito kasing indikasin din yung ano natin, light bulb, pwede natin siyang i-adjust. Yan siya, guys. Yan siya. Filament yung gamit niya, pwede natin i-adjust, i-dim natin siya. Kung gusto lang natin ng dim, yan, pwede natin siyang gawin kanyan. Pero minsan karamihan kasi ngayon sa mga light bulb natin, sa mga light fittings, to ano na siya, hindi siya dimmable. Bihira lang yung mga dimmable na gamit natin ngayon, lalo na ngayon kung ginagamit natin yung mga LED. So minsan kasi pag bumili ka ng LED, kailangan dimmable kung gusto yung ano siya i-dim. Kailangan nakalagay doon, naka-indicate na dimmable yung LED natin, kasi kung hindi, mag-flicker yung LED natin, guys, hindi niyo magagamit. So pag nagbili kayo, ang tanongin niyo yung ano sa hardware na kailangan mo ng dimmable. Kung hindi mo naman siya i-dim yung ano, yung light bulb na yon, hindi mo siya ano for purpose na dimmable, bumili ka na lang yung diretso. Pero kung gusto mo nang madim, gusto mong i-dim yung light bulbs mo, itanungin mo sila at yan ang bilhin mo, dimmable siya na LED. Pero sa ganitong filament yung gamit natin, automatic na yan, guys, na ano siya, pwede siyang i-dim. To control dito sa dimmer switch natin. Yan, guys. I-adjust ko naman muna siya sa maximum ano niya. Ayan, guys, na nasa maximum na siya na capacity ng light bulb natin sa wattage na. Tapos i-adjust ko naman siya sa pababa dito. Ayan, nagbababa siya. So, mayroon siya pero konti lang yung ano niya. Wattage niya ngayon, voltage applied natin.
So ito yung guys na ano, yung dim natin na ginagamit, dimmer na ginagamit natin. Napakasimple lang siya guys kung paano siya i-wire. Sundan niyo lang yung ano ko na paano siya i-wire. Yeah. Tapos dalawa lang yung items na gagamitin natin. Tools natin. Yan siya. Saka ito yung item materials natin gagamitin yan. Ayan guys. Sundan niyo. Tingnan lang siya. Ganun yung ano natin. Power supply. Dalawa. Then i-focus ko na to para makita niyo mas mahigi. Kung paano kung masundan niyo. Ayan. Ayan na siya guys. Kung may natutunan kayo guys dito sa ano ko sa kung nagustuhan niyo tong tutorial ko guys at saka may natutunan kayo, don't forget to like and subscribe guys. Thank you for watching. Bye-bye. Pagkita ko lang yung wiring diagram niya. Ganyan lang siya guys na wiring niya. Bali itong line natin, live wire natin, papasok siya dun sa common terminal ng dimmer switch. Tapos lalabas siya dito sa may line 1. Tapos papasok siya dito sa may light bulb natin. Pero yung neutral direction na yan siya dito sa light bulb natin. Nakadireksyon. Bali yan guys, ito yung bali kong dito sa likod to ng dimmer switch nito siya. Bali ito yung ano niya. Configuration niya, yun yung makikita mo sa likod. Kung may common terminal siya, may line 1. Yung line 1, lalabas siya dito. Ganyan, ito yung dimmer switch. Bali yan yung likod niya. Yan. Tapos ito yung harap ng dimmer. Yan siya. May maliit lang siya na knob para may adjust mo siya.